Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad ang mga inaanyayahan sa bigin ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Thank you.
Magsilot po ang lahat para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating pong itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa ng mga biktima ng karahasan ng sa kapwa, nakikipagtunggali sa galit at poot na sa kanilang nararanasan. Tugon po. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Tugon. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang tanga ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhi ng lipunan, batay sa pag-ibig at katarungang kumihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo, Ama ng habag, hinayahan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo, kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalakanap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandaliang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi niyo hinayaang magtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ay siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pagkikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang kuminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay,
ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalatayang pampatibay ng pag-asa at pampaalaw ng pag-ibig. Matutunhan nawa naming damhin ang gutom ng pananabik sa tunay na pagkain na nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na naumutawi sa iyong bibig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa mandali para sa ilang paalala. So katulad po na ipinahayag natin sa pasimula ng pagdiriwang ng Misa, ngayon ay National Migrant Sunday. Pinapanalangin natin ang mga kabatid natin na mga migrante at mga OFWs. At bahagi po nito, ako na may natutuwa at naka-create tayo ng isang grupo na nananalangin. Ano kasi trabaho muna ng grupo na ito, sabi ko ay magdasal muna. So, gusto mo sana natin na bawat villages may grupo. Ano? Kaya lang ay ito sentro lamang ang nakatugon. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Sister Irene Ipino sa kanyang pagtugon para po pamunuan ang ministry na ito, no? Ministry on Immigrants and Itinerant People. So kaya po ay sila ay tuwing Lunes po kasi yung pinili nilang panahon na magbahay-bahay. So bawat Lunes isang bahay na magdarasal doon para po sa yung binabahay na pinupuntahan nila ay may OFWs o migrante, maging ito man ay asawa, anak, o kapatid. So, may kasambahay na nasa ibang bansa. So, tayo po nagpapasalamat at malaki pong naitutulong doon po sa tao na nasa ibang bansa sa pagkalam nila na may mga nagdarasal sa kanila. At din po sa mga naiwanan dito sa Pilipinas, no, na sila ay may kasama, no, sa panalangin para sa kanilang naiwanan dito at para sa kanilang mahal sa buhay na nasa ibang bansa. No. So at least yun po lamang. No, we are hoping na sana ay depende na lamang sa paglago. No, at, pero sabi nga, ay kung tayo ay ang bawat villages ay sana'y makakreate ng bawat grupo. Dito kasi ang kalimitang sumasama rito ay mga CWL. Pero hindi ko tinalaga yung CWL sa trabaho na yan. Nagkataon naman na maraming sumasama sa kanila yung CWL. So, doon din po sana gusto ko sa ibang villages maka-create din tayo ng grupo. No? Sabi ko nga ay mahirap po kasi na yung grupo rito ng Adirinawan ang pupunta pa sa ibang villages. No? Sabagat mayroon na silang pagkilos dito. No? So kung ang bawat villages na lamang ay kung nakita nila na sana, ang kailangan muna na yalin, yung taong mamumuno. No? Yun ang po muna yung hinahanap ko. The rest will follow. So, depende po sa mga ibang mga villages. Ito naman po, bago nagpasimula ito, ay in-offer ko sa lahat ng villages. Nagkataon lamang na itong village na ito ang nakatugon sa nabanggit na hamon. Pero yung pinapanalangin na rin ang sana natin na nawa, na yung ibang villages ay may makuha tayong leader. Yung po munang kailangan leader. So, siguro po kapag mayroong leader sa bawat village, kung mayroon lang tayong makuha, and then, yung iba, susunod na ho yun.
susunod na ako yun. Hindi naman package yun na nandun na kagad. So, idulog natin. Ano? Para po ito, sa mga kabatid natin na nasa ibang bansa, OFWs at mga migrante. So, ipanalangin natin sila. At sana po maging maliwanag na ang parokya ni San Martin de Porres ay nagdarasal sa inyo. Kahit na siguro yung iba na hindi napupuntahan bahay-bahay, it is the intention ng panalangin natin, no, yung programa na ito ng Ministry on Migrants and Itinerant People. Pangalawa, ayun po, sayang nga po, wala pa si Sister Epino, no? Sabi ni Sister Irene, sana gusto ko siya mismo ang magsalita. No? Pangalawa, yung pong ating sa tiles, no? Mga nagbigay po ngayon, ay ang Ragas Family, 6, Ferdi and Beth Cuenco, 2, Mirna Salvador, 2, Anonymous, 1, Reynaldine, Ray Ryan, Ray Nerose, and Ray Martin, 4, Quintana Family, 2, so total of 17 tiles, 185 plus 17 tiles ay 202. So, nakaka 1/4 na tayo. So, maraming salamat po. Patuloy natin ipanalangin. At bilang paghahanda po sa ating pagkilos, no, sa panahon na ito ng Kwaresma, sabi ko nga, every Sunday ng 4 o'clock, meron tayong Station of the Cross. So, at yung pong ating lakbay dasal ay sa Sambales, yung Danais, makipag-ugnayan lang po kayo sa sekretaryo. So, ang gagasusin natin ay 1-2. Sa ang kumpisalan po natin na nakatalaga para po sa ating parokya ay sa March 28. Araw po yun ng Martes. Sa ganap na ikapito ng gabi. So, muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Yung nga ho pala, palagi natin binibigyan ng paghamon yung pong apostoles. Palagi nahihirapan tayong maganap ng apostoles. So tayo po'y naghahanap ng sino mang nagnanais na maging apostoles para sa taong ito, 2017. Kung kayo po ay nakikita ninyo na tinatawag kayo ng Diyos para sa nabanggit na gawain, makipag-ugnayan lamang po kay Brother Jimmy, no? Sa sino mang lay ministers of Holy Communion, no? Makipag-ugnayan lamang po sa kanila, no? Yung po mga nagsusubo. Doon po kayo magsabi na kung sakali man ho gusto ninyong maging apostoles para po sa taon na ito. So, maranasan nyo naman ang maging apostoles. So, kahit paano ay makita natin kung paano baga yung mga buhay ng apostoles kahit na po sa loob lamang ng isang linggo. No? Kasi kundusin nga wala pang isang linggo yun. No? Hindi naman lahat araw-araw during the time of Holy Week. Pero yung activity ay usually happens within the Holy Week celebration. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ama naming mapagpala, ibagalaw mong makilala ng iyong bayan ang ipinapahayag sa sinasampalatayanan at malalim ang tinanggap ng pagdiriwang
ng pakinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos. Que buscas a la tiempo. Dong, yung kamera.